Hello guys, Tilmamiki Vlog is here. So today's video is about kung paano ako nag-YouTube at kung paano ako na monetize ni. Hello guys, Tilmamiki Vlog is here. So today's video is about kung paano ako nag-YouTube at kung paano ako na monetize ni YouTube, okay? So last 2014, bali nag-umpisa ako ng YouTube, pero hindi ko talaga sineryoso yun, kasi nga yung parang wala lang, upload lang ako ng video na hindi ko iniisip na may copyright ba o wala, or kung ano yun, kasi hindi ko pa talaga alam kung ano ang YouTube. So nag-upload ako ng mga slideshows, mga kung may birthday or ano, tapos kuha lang ako ng kuha ng mga music na hindi ko alam na ma-copyright pala yun. Ayun, so ayun, tapos ano, 2014 yun, tapos hinintuan ko siya, tapos binalikan ko siya 2019 September. Tapos yung subscribers ko noon ay 16 lang sila, 16. So kahit paano, at least may 16 subscribers ako that time. So ayun. Tapos ito si ano, si Chad Samuel Vlog. Shout out kay Chad Samuel Vlog. Kami yun noon na nag-upload ng videos, yung mga pictures niya in his slideshow ko, yun. Tapos yun na, pag nag-active ako September 2019, pero nauna siya sa akin, bali siya ay August. Tapos sabi niya sa akin na ano, na mag-YouTube nga. Sabi ko, ay, ayaw ko kasi nga ganito, kasi nga hindi ko pa talaga siya alam. Tapos hinayaan ko siya mga ilang araw, siguro mga after 3 days o parang 3 days, nakita ko na sa kanya na ang dami na niyang subscribers, naka 200 plus ata siya noon time na yun. Tapos pinaprank pa nga niya ako, kasi nga anong tawag nito, hindi ko pa alam talaga na tinuloy niya. Tapos yung naprank na niya ako, ayun, naisip ko na balikan ko yun, kasi nga parang naano ako sa kanya, kasi ang bilis niya at hindi ko alam kung paano siya nangisda, kasi anong tawag dito, yung sa akin ay 16 pa lang, sa kanya naging 200 plus na. Ayun. So tinanong ko siya yun. So sabi niya na papasok ako sa isang nagla-live stream. Ayun, pumasok ako doon. Pero nakalimutan ko kung sino yun siya, yung una kong pinasukan na dinala niya ako doon. Tapos ayun, na araw-araw na pumasok na ako sa may nag-live. Ayun. Tapos after 11 days, nakakuha ako ng 500 subscribers. Ayun na, tinuloy-tuloy ko na. Hanggang nag 18 days ako na nangingisda, ayun, nakukuha ko na yung 1,000. So after that, yun, nag-focus naman ako sa oras, kasi kailangan natin kunin yung 4,000 hours. Tapos naku, ang naisip ko, ang hirap kukunin ng 4,000 hours at hindi ako nag-live. Ayun, ang ginawa ko, pinapatugtog ko lang yung mga videos ko. Pinapatugtog ko siya sa iba-ibang pangalan, kasi nga para hindi ako nag-focus sa isang pangalan. Pero hindi ko ginamit yung pangalan ko na yung totoong account ko sa YouTube. Tapos ayun, yun lang yung ginagawa ko, kasi nga may na live man ako, pero iilan lang yun, pero maiksi lang yung parang wala lang, hinayaan ko lang siya, kasi nga nahihiya akong mag live. Tapos ayun na, yung time na yun na na-reach ko na yung 4,000, si doon na tayo sa na-reach ko na yung 4,000. So nag-apply ako for review February 14. Tapos nung naghintay ako siguro after 5 days, dumating na yung email ni Lolo Whitey. Naku,
hindi ako na-approve. So yan yung una, hindi ako na-approve. Pero hindi pa rin ako tumitigil. Tinuloy-tuloy ko pa rin. So habang naghintay ako after 1 month, kasi sabi naman doon na after 1 month, makare-apply ako. Ayun, hinintay ko yun. So after 1 month, so unang apply ko, hindi ako na-approve. After 1 month, so nag-reapply ako, nandoon kami sa Jordan. Pag reapply ko, ayun, naghintay na naman ako. So for the second time around, hindi pa rin ako na-approve that time. So dalawang beses ako hindi na-approve, kasi ang dahilan doon, guys, ay yung una, reuse content. So lahat ng mga reuse content ay dinilit ko yun. So sayang man kung sayang yung mga views or yung oras that time, wala ka talagang magawa, kasi yun nga ang sabi ni YouTube na reuse content ako. Hindi ako copyright, pero reuse content. So ayun, dinilit ko yung mga videos na hindi sa akin. So kahit kukunti lang yung videos na hindi sa akin, dinidelete ko yun kahit pa may views siya. Kasi hindi lang kay isa, maraming videos na dinilit ko, kasi nga yung kinuha ko lang siya, yung may bagyo, yung mga kahit ano, yung mga videos na sa Facebook na kinukuha ko, kunti lang, kahit ang maiksi lang yung videos, hindi umabot ng 5 minutes, mga 3 minutes, 2 minutes or 1 minute, as long as hindi sa'yo yun, doon ako na-reuse. Kasi wala akong binago doon, yung dilagyan ko lang siya ng background na kunti. Tapos, ayun. So, sa unang apply ko, yun, reuse content siya. Tapos, sa pangalawang apply, yun pa rin. So, iniisip ko baka yung laro ng boyfriend ko. Pero, hindi naman, kasi may iba namang namuni na ang content nila ay laro na okay naman. So, ayun, may isa akong kaibigan, or dalawa pala sila, yun si OFW City. Ayun, nag-usap sila ni Chad Samal Vlog na yun nga ang problema ng YouTube ko, hindi na-approve kasi nga may reuse. So, sinabi ni OFW City kay Rincy. Ano ba yung YouTube niya? Kalimutan ko. Tapos, ayun, tinutulungan nila ako. At doon natuklasan niya na kahit picture na ini-slideshow ko nung Baguio ng Japan, ayun, ini-slideshow ko siya, ayun, reuse siya. Kasi original picture yun, sa video, in-screenshot ko lang siya. At ginawa kong slideshow at in-upload ko sa YouTube. Ayun, reuse content pa rin siya. So ayun, kinalkal ko lahat yung mga videos ko. Iniisa-isa ko, bali 400 plus videos. Iniisa ko lahat-lahat yun. Doon ko na nakikita na mayroon palang nakatago na mga videos ko na kahit maiksi na ginamit ko yung mga screenshots. Ayun, hindi pala talaga pwede. So, yun, dinilit ko. Yun, pagka-second apply ko noong March 12. So, gawa ng sitwasyon ngayon na nagka-COVID-19. So, nagka-delay yung approval ni Lolo Whitey. So, na-approve ako April 22. Ayun na nga. So, unang-una, yung hindi umaga ko na siya nakita kasi gabi pa yun. Kita ko na, nagtaka ako, nagpunta ako sa Chrome nga, may naka-highlight na blue. Sabi ko, ano yung naka-highlight na blue? Kasi bagong gising ako that time. So, pagtingin ko, yun pala, na congrats. Congratulations, you're na-approve, blah, blah, blah. So, nagpunta ako sa email ko. Ayun, nakikita ko nga, ana, yun na nga. So, guys, ang masasabi ko lang sa inyo na, mas maganda talaga yung sa atin talaga yung videos, kahit maiksi man yun, basta kaysa atin pasok yun, kaysa yung manguha tayo ng videos sa iba or kahit baguhin pa natin siya, ma-reuse content pa rin. So yun lang sa experience ko, ha, kasi yun ang ginawa ko nagkuha ako ng videos kahit maiksi or nag-take or yung ini-screenshot ko na
na videos na kahit yung picture lang, ini-screenshot ko na, ginawaan ko na siya ng video, ayun, na-reuse pa rin siya. So, yun lang yung na, ano, nakaproblema sa akin na nag-reuse content ako. Ayun, so, nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin. So, ayun nga, mahirap talaga pag hindi sa atin yung videos. Sandali, may hinahanap ako. So, mas mabuti talaga na yung sa atin. Sana ba yun? Kasi, ayun nga, kung hindi ako na reuse content, so, na-approve ko February pa. So, imagine February, March, April. 2 months ako naghintay bago ako na-approve ulit. Kasi, ano yung... Alam mo parang mag-surrender na ako yung sa pangalawa kasi nga yung alam mo yung pagod mo yung ano yung para lang na ma-reach mo yung 4000 hours ganun tapos pag email ni Lulu Whitey yun pala ay hindi ka na approve. So sakit sa damdamin kaso lang since si Chad tina-challenge niya ako, sabi niya ang napapagod ka niyan puyat o ano. Ang dami pang tao na disturbo ko na ano yun. Sabi niya, wag akong mag-give up kasi nga nandyan na, sabi niya. So, pinaprank ko siya na sabi ko sa kanya na hindi ako na-approve. Ayun nga, sabi niya, ano daw gagawin sa YouTube ko na pangatlong business na hindi na-approve. Tapos ano, yun, naprank ko siya kasi... Yun nga, nagsabi ko na hindi ako na-approve that time. Pero alam nyo guys, ang saya-saya pag yung videos nyo ay magkaroon na ng ads. So ang sarap lang sa pakiramdam na sasabihin mo, maisip mo na noon, parang pinapangarap mo lang yun na paano nagkaroon ng ganun. Paano nalagyan ng ads yung videos niya na ganun-ganun kung ano yung pamaraan na para makukuha mo yung way or ano na ma-reach mo talaga kung paano ginawa yun. So, ganun pala. So ako sa inyo guys, kung sa mga, lalo na sa mga baguhan ngayon, mas maganda talaga yung sariling videos. Wait lang. Yung sariling videos mo na yun ang i-upload mo, hindi ka manguha sa iba. At yun lang po. So, bakit? Sana may makuha kayong aral sa video ko ito. So, at yan lang po guys. So, maraming salamat po. Okay.